dahilan lang kung bakit nagkaroon ng karamdaman si Dr. Willie Ong. Kapag nalaman mo ang mga apat na to, maaaring maiwasan mo at hindi ka na magkaroon ng karamdaman. Ito, simulan natin. Kitang-kita naman na si Dr. Willie Ong ay isang taong maingat pagdating sa pagkain. Kumpleto ang kaalaman tungkol sa pag-iwas para hindi magkaroon ng karamdaman. Subalit sa kabila niyan, nagkaroon pa rin siya ng karamdaman. Nagkaroon niya siya ng karamdaman na kanser. Ang tawag ay sarcoma. Mapapaisip tayo tuloy kung si Dr. Willie Ong nga isang doktor, alam ang lahat ng impormasyon. Paano pa kaya tayong mga ordinaryong mga tao? Pero hanggang ngayon, hindi tiyak kung saan nakuha ni Dr. Willie Ong ang kanyang karamdaman. Sinasabing stress daw, ang iba naman ay haka-haka na mga pagkain at kemikal. Pero yun nga ba ang dahilan? Magbibigay ako ng apat na dahilan na sigurado kung bakit ka nagkakaroon ng karamdaman. Kung sakaling mapanood ito ni Dr. Willie Ong, tiyak sasang-ayon siya sa aking paliwanag. Number 1, bunga ng kapabayaan. Ang una natin mga kaibigan ay dahil sa kapabayaan. Marami sa atin na mga tao ngayon ay nagkakaroon ng sakit o karamdaman dahil sa magkakaibang kadahilanan. Subalit isa sa mga nagiging dahilan nito ay kapabayaan sa ating mga sarili, lalo na pagdating sa ating kalusugan. Hindi natin namamalayan nagkakaroon na tayo ng malubhang karamdaman dahil sa araw-araw natin nagiging lifestyle. Ang kadalasan sanhi ng ating mga karamdaman ay kawalan ng disiplina sa pagkain. Kung tatanungin mo nga ang mga pasyente kung paano nila nakuha ang kanilang mga karamdaman, ay kalahating porsyento ng kabuuan ay iisa halos sa nagiging tugon nila sa atin. At yun ay dahil sa madalas na pag-inom at pagkain nila ng labis tulad ng mga matatamis at mga kolesterol na pagkain. Siyempre, idagdag na natin dyan ang iba't ibang bisyo. Kasabay ng ating kapabayaan sa ating sarili, hindi na natin nababantayan ang ating mga kinakain, bunga kasi ng kakulangan minsan ng ating kaalaman. Hindi kasi lahat ng pagkain mga kaibigan ay dapat kainin. Oo, masarap kumain. Halos lahat ng pagkain ay masarap kainin. Subalit hindi yun ang dahilan upang masabi natin na ang lahat ng pagkain ay dapat kainin. May mga pagkain dito sa mundo na talaga namang makakasama sa ating katawan. Halimbawa, mga pagkain na mayroong kemikal, mga instant food, kasama na dyan yung mga processed meat, mga inihaw na pagkain, labis na pangkonsumo ng matatamis, at higit sa lahat, ang pinakakilalang kilalang pagkain ay ang mga matatamang pagkain, at idagdag na natin ang mga junk food. Ang ating katawang kasi mga kaibigan ay halos perpekto ang pagkakalikha, subalit kung ang ating kakainin ay puro may kemikal, magkakaroon tayo ng hindi pangkaraniwang karamdaman. Ang katawan natin ay unti-unting manghihina at doon na tayo tuluyang magkakaroon ng iba't ibang karamdaman at dahil yan sa ating kapabayaan. Bunga pa rin ng kapabayaan mga kaibigan ang hindi natin pag-iingat sa mga bagay-bagay tulad ng mga makakasama sa ating katawan. Halimbawa, ang labis na pagiging exposed sa radiation. Pinupuksa kasi ng radiation ang ating mga malulusog na sel na magiging dahilan minsan kung bakit tayo nagkakaroon ng karamdaman. Idagdag mo na dyan ang mga polusyon at mga asbestos at iba-iba pa. Kaya ngayon alam nyo na mga kaibigan, hindi ka dapat maging pabaya tungkol dito dahil ang hindi pag-iingat, balik-balik na rin mo man ay bunga pa rin ng kapabayaan. Iwasan din natin ang depresyon, mga stress, mga alalahanin at mga problema sapagkat yan din ang nagiging sanhi kung bakit tayo nagkakaroon ng karamdaman. Ang pangalawa, kasalanan. Kaibigan, baka iniisip mo na dahil lang sa kapabayaan kaya tayo nagkakasakit, nagkakamali ka dyan. Dahil ito ang isa rin sa mga dahilan kung bakit ang mga tao ngayon ay may kakambal na karamdaman. Dahil habang sila ay alagad ng kasalanan, sila ay alipin ng karamdaman. Oo kaibigan, bunga ng kasalanan. Maraming tao ngayon nakakagawa ng mga kasalanan, iba't ibang uri ng kasalanan, sapagkat nahulog sila sa mga masamang gawain na nagdudulot sa iba't ibang karamdaman. Sabi ko nga, aanihin mo kung ano yung kasalanang itinanim mo. Tulad ng mababasa dito sa Galatia 6:7, ganito ang sabi,
Huwag kayong padaya, ang Diyos ay hindi nagbibiro sapagkat ang lahat ng inihasik ng tao ay siya namang aanihin niya. Sapagkat ang naghahasik ng sa kanyang sariling laman ay sa laman mag-aani ng kasiraan. Natapwat ang naghahasik ng sa Espiritu ay sa Espiritu mag-aani ng buhay na walang hanggan. Kung ikaw ay nabubuhay sa kasalanan, kaibigan, sa kung anong uri ng kasalanan ang kanabubuhay, tutumbasan nyo ng karamdaman mo. Kaya kaibigan, iyan ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit. Ano ang katunayan na talagang minsan bunga ng kasalanan ang ating mga karamdaman? Ito ang matibay na ebidensya. Juan 5:14. Pagkatapos ay nasumpungan siya ni Jesus sa templo at sa kanyang sinabi, narito, ikaw ay gumaling na. Huwag ka nang magkasala, baka mangyari pa sa iyo ang lalong masama. Malinaw ang sabi dito mismo ng Panginoon. Ang punto dito ay bunga talaga ng mga kasalanan ang ibang karamdaman na nagbabangon sa ating buhay, lalo na dito sa ating mundo. Pero kahit anong gawin natin sa pag-iwas sa kasalanan, walang sino man ang naririto ngayon sa mundo na walang kasalanan, dahil lahat ng tao ay nagkasala. Sa makatawid, sadyang makakaranas tayo ng iba't ibang uri ng karamdaman. Kaya mga kaibigan, malinaw pa sa sikat ng araw ang mga karamdaman ay bunga din ng mga kasalanang ginawa. Ang pangatlo, pagsubok. Alam naman natin kapag ang isang karamdaman at hindi na natin minsan malunasan, iniisip natin kung bakit tayo nagkaroon ng karamdamang iyon. Anong dahilan? Hindi naman dahil sa pagkain o kapabayaan. Wala ka naman ding halos ginagawang kasalanan. Subalit bakit meron kang karamdaman minsan? Ano ang dahilan nito? Alam mo kaibigan, ang lahat ng tao, lalo na ang mga mananampalataya, ay sinusubok ng Panginoon sa pamamagitan ng iba't ibang pagsubok tulad niya ng pagkakasakit. Sinusubukan tayo ng Panginoon kung talagang tapat tayo sa Kanya. Bakit kailangan pang subukin? Kasi kaibigan, minsan ang pagsubok ay nakakaayos na kung saan nagiging matatag ang ating buhay. Dadalisayin ka sa pamamagitan ng pagsubok. Ang pagsubok kasi para sa akin ay isang blessing. Tulad na nangyari kay Job na siya ay sinubok ng Diyos at sabi ko nga, doon malalaman kung ikaw ay tapat. Alam mo ba, inihalin tulad kasi ang ating pananampalataya sa isang ginto. Tulad ng mababasa dito sa 1 Pedro 1:7, ganito ang sabi. Ang ginto na sisira ay pinararaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayun din naman, ang inyong pananampalataya na higit mahalaga kaysa ginto ay pinararaan sa pagsubok upang malaman kung ito ay talagang tapat. Sa gayon, kayo'y papapurihan, dadakilain at pararangalan sa araw na mahayag si Jesucristo. Yan kaibigan, napansin nyo, kailangan tayong paraanin sa pagsubok. Tulad nga na nangyari kay Job, na wala yatang titindi sa naging pagsubok ni Job dahil maging ang mga anak niya ay naubos lahat at nagkaroon pa siya ng karamdaman mula ulo hanggang paa at ang lahat ng kinabubuhay ay nawala rin sa isang iglap. Subalit pagdating ng huli kaibigan, dinobre ng Diyos ang mga nawala kay Job. Kaya malalaman mo kung pagsubok ang isang bagay na nangyayari sa iyo kapag alam mong wala ka namang nagawang mabigat na kasalanan, ngunit nagkaroon ka ng problema. Kaya huwag kang sumuko sa ibinigay sa iyong pagsubok. Pagtagumpayan mo ito ng walang reklamo at may pagtitiis dahil malaki ang kapalit noon sa iyo. Ang pang-apat natin upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos. Ang tao ay may hangganan ng kakayahan, maging ang ating kaisipan. Hindi natin matutumbasan ang kakayahan ng lumikha sa atin. Hindi natin alam kung ano ang mangyayari kinabukasan, kung tayo ba ay malusog pa o may karamdaman na. Hindi natin hawak ang ating buhay mga kaibigan at syempre maging ang ating kalusugan. Ano ibig kong sabihin? Ang Panginoon ay makapangyarihan sa lahat. Siya ang may karapatan sa lahat ng bagay maging sa ating buhay. Alam mo kaibigan, ang Diyos ay hindi lang nagbibigay ng mga pagsubok at mga parusa dahil sa kasalanan, kundi siya mismo ang nagpapahayag sa iyo sa pamamagitan ng mga karamdaman. Isama mo na yung mga inborn na may kapansanan at ipinanganak na merong mga karamdaman. Tulad ng mga hindi nakakakita, mga lumpo, mga kauri nito.
Sa pamamagitan ng lahat ng sakit na ito, dito nagpapakahayag ang Diyos sa buhay ng tao. Bibigyan ko kayo ng example. Merong isang pagkakataon noon na nagkaroon ng digmaan. Sinabi ng Panginoon kay Gideon na bumuo ng isang hukbo. Kaya ang ginawa ni Gideon ay nagtipon siya ng 1,000 mandirigma dahil ang kalaban nila ay mahigit 100,000. Subalit sinabi ng Panginoon kay Gideon, masyadong marami ang iyong tauhan. Sa tingin ninyo mga kaibigan, bakit kaya sinabi ng Panginoon na masyadong marami ang tauhan ni Gideon? Kasi kaibigan, kung mananalo ang Israel sa digmaan, baka isipin nila yun ay napanalunan nila sa pamamagitan ng kanilang mga sarili at hindi sa tulong ng Panginoon. Kaya yung nagbawa si Gideon ng mga tauhan, sinabi ng Diyos ulit kay Gideon na pauwi na ang iba pang mandirigma at halos 22,000 pa ang mga pinauwi ni Gideon na utos ng Panginoon sa kanya. Subalit matapos bawasan ni Gideon ang mga kawal, nagsalita ulit ang Panginoon kay Gideon ang sabi, masyado pa rin marami ang tauhan mo, kaya sinabi ng Panginoon kay Gideon na pauwi na ang ibang lalaki. Kaya ang natira lang sa kawal, si Gideon, ay 300 na mga tao. Alam mo, sabi ng Panginoon kaibigan, bibigyan kita ng tagumpay sa pamamagitan ng 300 na kawal na natira. Ang tagpong ito mga kaibigan ay mababasa sa Hukom 7:1-12. Masyadong mahaba kaya binood lang natin. Pero ano ibig sabihin ito kaibigan? Bakit parang binigyan ng Diyos ng partida ang mga kalaban ni Gideon? Dahil gusto ng Diyos na 300 lang ang lalaban sa mga 1,000 kalaban nila Gideon. Hindi ba't parang imposible yata ito kung sa panahon natin mangyayari? Subalit kaibigan, sabi ko nga, walang imposible sa Panginoon. Dahil ang Panginoon ay magmimilagro sa gitna ng hindi mo inaakalang bagay na imposible, posible palang mangyari. Sa tagpong iyong kay Gideon ay lalo nagpakahayag ang Diyos sa atin. Bibigyan kanya ng isang bagay na imposible malampasan mo, subalit kung magtitiwala ka sa kanya, magiging posible ang lahat ng bagay at doon siya magpapakahayag sa iyo ng lubusan. Kaya nanalo sila Gideon sa labanan dahil hindi sa mga magagaling sila o sila ay malalakas, kundi dahil sa kapangyarihan ng Diyos na nahayag sa kanila. At dito ay lalo makikita ang kadakilaan ng Panginoon at lalo mahayag ang kanyang kapangyarihan. At ganun din ang pagkakasakit natin minsan. Binigyan ka ng karamdaman hindi para parusahan, kundi para kapag gumaling ka sa sakit na imposibleng gumaling, ay mas lalo mong maramdaman ang kapangyarihan ng Diyos at ang benepisyo nito ay hindi lang para sa iyo, kundi para sa mga tao nakakitang gumaling ka sa pamamagitan ng kapangyarihan niya. Ito, bibigyan pa kita ng isang halimbawa, si Kristo mismo nagsasalita sa Juan 9:1-3. Sa paglalakad ni Jesus, nakita niya ang isang lalaking ipinanganak na bulag. Tinanong siya sa kanyang mga alagad, Guro, sino po ang nagkasala at ipinanganak na bulag ang lalaking ito? Siya ba o kanyang mga magulang? Sumagot si Jesus, ipinanganak siyang bulag hindi dahil sa nagkasala siya o ang kanyang mga magulang, kundi upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan niya. Walang pagtatalo na ang misang karamdaman mo ay hindi dahil sa pagsubok, hindi dahil sa kapabayaan, hindi dahil sa kasalanan, kundi upang mahayag ang Panginoon sa lahat-lahat ng tao dito sa mundo na merong isang Diyos na gumagamot ang lahat ng problema, sulit na rin at higit sa lahat ang karamdaman. Ngayon, ito ay isang marami kang matututunan, isang edukasyon at tiyak ko maaari nyo ikwento sa inyong kapitbahay, sa mga magulang, sa inyong mga nakakita upang maiwasan ang apat na dahilan na yon na pagkakaroon ng karamdaman kung bakit tayo nagkakaroon. Kapag nagawa mo yung mga isa doon, maaari hindi ka na magkaroon ng karamdaman. Pero sabi ko nga sa apat na dahilan na yon, maaari isa ka doon sa apat na dahilan na yon, no? Si Dr. Willie Ong, alam naman natin, nagkaroon siya ng karamdaman at ito ay hindi biro. Isang matindi to, rare. Sabi niya, isang matinding kalaban ang karamdaman na sarcoma, no? Ngayon, sa apat na dahilan na yon, tinitiyak ko sa inyo, isa doon si Dr. Willie Ong. No, baka may magsabi sa atin, ay, dito yan, sa pagkain na kukuha yan, sa mga chemical. No. Ang tandaan natin,
ang may gawa sa atin, may nalang sa atin ang bawat hininga natin ang Panginoon Diyos. Kung hanggang ngayon, matanda na ang mundo, marami na i-publish na libro, mga Biblia, na number one pa rin ang Biblia sa buong mundo, na pinaka-bestseller in the world, ang Biblia, na baka sabihin natin na ay, totoo yan. Kung hanggang ngayon, hindi pa rin tayo naniniwala sa Biblia, nangyari na ang lahat mangyari sa paligid natin, natupad na ang lahat ng hula. Lahat na sinasabi ng Biblia na patunayan totoo, baka isa ka dyan hindi naniniwala, wala tayong magagawa dyan. Pero tinitiyak ko sa inyo, nagbitaw na ang Biblia ng ganyan, katulad ng apat na dahilan na yan, na yun niya, maaari isa doon si Dr. Willie. Hindi maaari, isa doon si Dr. Willie Ong. Hindi natin alam kung saan banda doon, no? Maaari pagsubok sa kanya, para may mapakita pa siya, may magwapa sa mundong ito, no? O yun lang, Dr. Willie Ong, magpagaling ka. Mas mabisa lalo ang panalangin ng mga taong mabubuti. May isang banal na manalanginan sa'yo, gagaling ka. No? Kahit 10,000 hindi banal ang manalangin sa'yo, baliwala lang po yun. Pero kahit isa lang, sa buong bansa, may isang banal lang na manalangin na kagkatulad ni Moises, katulad ni Abraham, didinggin po ng ating Panginoon Diyos. Kaya pasensya na po, mawalang gana po. Huwag niyo pong sabihin na huwag na lang kayo ipanalangin, taong bayan na lang po ang panalangin. Hindi po. Mas gusto po namin yun dahil marami kayo tulungan, mas marami kayo matutulungan kapag humaba pa ang inyong buhay. No, maraming salamat, magpagaling po kayo lagi. No, Dr. Willie Ong, sa kanyang buong sambahayan, mag-ingat kayo, magpalakas kayo, mas lalo kayo, mas marami matutulungan. Salamat sa inyong mga nagawa at maraming salamat pa sa inyong mga magagawa pa.